Yo, what's up guys? Traveler Trek here, nagbabalik para sa sino namang malupet na travel vlogs. And for today's vlog-vlogan mga kaibigan, ngayon ay magpupunta ako sa Dingalan Aurora para magmoto, camping at magrelax dahil masyado ng stress ang katawang lupa ako sa trabaho. Napili kong mag-travel sa probinsya ng Aurora dahil na rin sa experience ko sa lugar na ito. Mababait ang mga tao at mura ang bilihin. At higit sa lahat, papunta ka pa lang ay magaganda na ang mga tanawin na masisilayan mo sa daan. Kaya nga mas pinili kong magbiyahe ng after lunch para na rin tirik ang araw at mas makita ko ng maaliwalas ang magagandang tanawin. Mula Pampanga ay gagamitin ko ang aking badya City 100 papunta sa campsite at sa gabay pa rin ng Google Map. Madadaanan ko ang mga sumusunod na bayan sa Pampanga: Guagua, Bacolor, San Fernando City, Mexico, Santa Ana at Candaba. Madadaanan ko ng Papyaw ang bayan ng San Miguel sa probinsya ng Bulacan. At pagkatapos nun ay Nueva Ecija na. Sa lalawigan ng Nueva Ecija ay madadaanan ko ang mga bayan ng Gapan, San Leonardo, Santa Rosa, Cabanatuan. Paglagpas mo sa siyudad ng Cabanatuan ay mag-uumpisa na ang magagandang tanawin dahil madadaanan mo na ang bayan ng Laur at Gabaldon. Ang bayan ng Dingalan ay isang third class municipality at may populasyon na mahigit 27,000. Walang white sand beach sa Dingalan at hindi mo masasaksihan ang takip silim ng araw sa ibabaw ng karagatan na madalas hinaharap ng karamihan. Pero ganun pa man ay panalo pa rin ang lugar na ito pagdating sa mga makapigil hiningang mga tanawin ng bundok ng Sierra Madre at tila yumayakap sa karagatan ng Pasipiko. At dahil nga ang Dingalan ay nasa east side ng Luzon, kapag umaga ay masasaksihan mo ang malagintong pagsikat ng araw o bukang liwayway, sumisimbolo sa isang bagong pag-asa. Yo, check this out guys. Napakaganda ng view deck na to. Sa tabi lang siya ng daan. Alright. Ito lang yung motor ko. Kasi may nakalagay dun, I heart, butas na bato. Tapos ayun na yung view mo, Pacific Ocean. Ano, lupet. Ayun. Dito may bundok to. O, oh, diba? Nice! Ganda! Dito lang yan, sa Aurora, mga dre. Manis! Nag-check-in ako sa campsite na pwedeng ipasok ang motor sa mismong tent. Ito ang Cariño Beach Resort and Campsite. Ang mga rates nila dito ay 100 sa entrance fee. May access sa CR, bathroom, camping area at entry level na pantry. Para sa tent pitching, 150 at 1,500 naman sa triangle house o mas kilala kung tawaging teepee house or bali hut. Uumpisa na natin ang vlog kaya magtimpla na kayo ng kape dahil sobrang lupit nito. Pakita ko lang sa inyo yung setup ko mga dre. So andito yung ito yung tent ko. Nakikita pa ba? Baba ko lang to. Ito yung nabili ko sa 7-Eleven kanina. Pwesto natin muna dito. Okay. Tapos, ito kasi ganyan yung pagkakalagay ko. Ito yung hammock, pero parang di ko siya magagamit. Tapos, ganito siya. Ito nga pala yung ilaw. May ilaw tayo. Yan, ganyan siya. Tapos, pwesto natin dito. Tapos
Pahingahin natin to. Mukhang hindi ko maibibideo yung ano ko. Pag setup ko ng tent, madilim na. Pero gawin natin ng paraan. So mabilis ang flex lang ng lugar mga dre. Ganito yung itsura ng vibe. Ay, itsura ng vibe. Ganito yung vibe ng campsite pag talagang kumagat na yung dilim. And marami siyang mga puno ng buko mga dre. Tapos nagpo-provide din sila ng mga ilaw-ilaw para talagang aesthetic yung vibes, malupit, pang malakasan. And eto. Kasi mga guest yung mga yan, oh. Ang ganda naman ng setup nito. Meron siyang silong. Tapos may mga car camp, pwede rin car camping yan, oh. Car camping, moto camping, tricycle camping, ayun, oh. Tricycle camping. Yan. Tapos ito yung tinatawag nilang tipi. And so 1,500 daw dyan. 1,500. Eh, pwede pa silip ng loob. Silip yan. Pwede pa lang. Eh, ganda. Naka tiles pala, oh. Tiny siya. Ah, ganyan itsura niya. Tapos may ilaw din. Oh, ayos ah. Naka LED, oh. Lakas. 1,500. Ganda na yung 5, oh. Salamat po. May Christmas light din, no? Para malupit. Ayan. May mga nakitinda po ng ulam dito. Pagkain. Sa labas na po, no? Ay, may mga ano. May mga tindahan naman pala, no? Ito, bahay data ng may-ari ito, eh. Ayan, no? So bukas na ako magpapakita ng mga lulupit at magagandang view dahil gabi na. Kakain pa ako. Pero papakita ko sa inyo yung laman ng tent ko. So andito ako sa loob ng aking tent. Ito yung mga gamit ko, power bank. Tapos ito yung kakainin ko ngayon. Ayan. Tapos meron ako ditong mojito. Yung mojito ko sa bahay na natira, nilagay ko sa bottle of water. Tapos ito yung gagamitin ko sa pang-init ng tubig para sa kape. And then, ito, malamig na tubig. Kumuha ako ng yelo sa 7-Eleven kanina nung bumili ako ng Swiss Miss at Blue para sa chaser. Ito yung chichaserin ko. Okay. Tapos, ito yung aking chest bag, cellphone. Okay, dito to, setup na. Tapos ito yung nga pala naligo na ako. Ito yung aking hygiene kit. Yan. Tapos nandito yung aking cooking setup. Pakita ko lang na mabilis. Earbuds nga pala. Ayan. Butane stove. And yung cooking setup. Ayan. So may mga tindahan dito sa labas. Nga pala, ito mga utensils. Ayan. Ay, shit. Tasa, wala akong tasa. Mali. Pero okay lang. Nagawa tayong paraan. The next morning. So what's up? Good morning everyone, mga kaibigan. At ano, ituloy ko na. So, continuation ng vlog. Ito na ang karagatan. And nabundukan ng Sierra Madre. At may nakausap ako dito kahapon. At meron daw magandang fishing spot dito na mabato. So meaning to say, doon talaga sure ball na may mahuhuli tayo. Fishing nga pala. Fishing tayo. Kasi dito puro buhangin. So, mahirap makahuli ng isda kapag puro buhangin. So tara, mag-cast lang tayo. Quick cast lang.
request sa umaga. Tara, let's go. Ganito yung bahay dito kapag umaga, mga dre. And ganap nang nakataas ang araw. Land of the golden sunrise. Ayun oh. So nakaharap tayo ngayon sa Pacific Ocean, mga dre. Tirik na yung araw. Ito ang karagatan dito. Makikita mo, may mga burol, tapos maraming puno ng ano, buko. Which is signature na yan ng isang napakagandang beach. Kulang ang isang beach kapag walang puno ng nyog. Ayan. Let's test the water, mga dre. Ayan. Bago umuwi, mga kaibigan, ganda. So lakad-lakad tayo, tingnan natin, check out natin yung vibes ng karagatan. Yung campsite. Ayan. Ito parang ibang campsite na to. Ibang ano na. Ibang teritoryo. Check out natin banda ron. Kasi may mga rock formation eh. Ayun o. Dito mga fishing community ng banda rito.
Pero siguro boat rental din yan. Aside from ano, aside from fishing. Doon may ano pa rin pala doon, no? Sierra Madre din yan, papunta na ng ano yan, ng Quezon. Quezon province. Ganda, lupit. Ayos. May maliliit na isda, oh. Fishy, fishy. Lagoon. Ayos. Nice, nice, nice. Linaw ng tubig, oh. Ito. Parang mini island. Islet. Nice.